po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan ay dahilain, ngalan niya ay dahilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang sa kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap.
anupat hindi sila mga pagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y inapuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit, minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihay, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid ng Haar namin nasumpungan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sigasig ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas, ang mga hinihirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Nazaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, baging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno.
Sa mga pagbasa natin ngayon, narinig natin ang dalawang galaw ng Diyos. Ang Diyos lubhang maawain, lubhang mapagmahal, kaya't mayroon siyang dalawang galaw para sa ating mga tao at mananampalataya. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paano itinayo ni Haring Solomon ang templo, ang pangarap ng kanyang ama na si Haring David. At pinakaganda-ganda ito ni Solomon. Isa ito sa pinakamagarang gusali sa mundo nung panahon na iyon. Ang templo, tahanan ng Diyos. At dito narinig natin ang galaw ng Diyos at sinabi na may ulap na nanahan sa templo. Tanda na ang Diyos tinanggap ang alay at nanahan sa gusaling iyon. Kaya nga't mula ng panahon na iyon, ang mga tao ay nagpupunta sa templo para mag-alay, manalangin at maranasan ang himala ng Diyos. Kaya tayo may simbahan katulad ng templo na tahanan ng Diyos. Dito tayo dumudulog sa Kanya. Kaya nga't ang ating simbahan ginawang pambansang dambana upang lalong kilalanin na ang simbahan natin dito sa Quiapo, tahanan ni Jesus sa Sareno, tahanan ng bawat deboto. Ngunit, hindi lang sa simbahan, sa templo, ang galaw ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman narinig natin, si Jesus mismo ang nagpupunta sa bayan-bayan. Si Jesus mismo ang lumalapit sa mga tao, sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa mga inaalihan ng demonyo, sa mga nangangailangan. Sapagkat ang Diyos hindi lang nagaantay sa atin. Huwag niyong isipin na inaantay lang tayo lagi ng Diyos. Ang Diyos ang laging may kusa. Sa katunayan, mas may kusa pa ang Diyos kaysa sino man sa atin. Ikaw man ang pinakamadasalin na tao sa buong mundo. Kahit sabihin mong inaaraw-araw ko ang simba, inaaraw-araw ko ang Quiapo, inaaraw-araw din tayo at bawat sandali, ang Diyos din ay gumagalaw palapit sa atin. Kung papaano si Jesus sa Sareno, sa Ebanghelyo, siya ang lumalapit sa mga tao. Kaya siya naaabot ng mga tao dahil nagkukusa siya na lumapit sa atin. Ito ang mabuting balita, mga kapatid. Ang Diyos, nasaan man tayo, nandoon din siya. Nasa templo ang Diyos, nasa simbahan ang Diyos, nasa pagdiriwang ng misa ang Diyos. Ngunit paglabas natin, naririyan pa rin ang Diyos. Sa mga nasasalubong natin, sa mga katrabaho natin, sa tahanan natin, sa mga inaapi at nangangailangan, naririyan din ang Diyos na nais nating hanapin, na nais nating maranasan. Kaya nga't ito yung ipagdasal natin na sana lagi natin matandaan at malagay sa kamalayan natin na sa presensya tayo lagi ng Diyos. At sa mga panahon na gusto natin tumawag sa Kanya, kung hindi man tayo makapunta sa simbahan, lalo na mga may sakit, lalo na mga nasa ibang bansa na walang simbahang mapuntahan,
kayo pa rin ay inaabot ng Diyos. Sapagkat ganun na lamang kabuti, kaawain at mapagmahal ang Diyos. Ang galaw ng Diyos ay nasa kanyang tahanan at saan man tayo naroroon. Kaya walang dahilan para hindi tayo magdasal. Walang dahilan para hindi tayo sumunod sa Kanya. Walang dahilan para hindi natin maranasan ang himala ng Diyos. Sapagkat saan man tayo naroon, naroon ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangan dumudulog sa Kanya. Ang ating tugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at may taas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso ay gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na kanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sa Santa Agata ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katadagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kainin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni Santa Agata, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagpagaling at kapayapaan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024 Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang Diyos ay kasakasama natin. Siya'y nasa tahanan niya, siya'y nasaan man tayo naroon, sapagkat lubha siyang mawain at mapagmahal. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.